Ah, okay. Tingnan natin yung camera dito. Magandang gabi dito sa Kuwait. Ito naman ang inyong Pinoy Gasmit. At gusto kong magturo ngayon at pamamagitan ng pagla-live kung ano ang marami ang gustong matuto ng pag-blowing, pero gusto ko munang ituro ang pagkakaiba ng maraming klase ng pag-blowing eh. May cold blowing, may hot blowing, at may salt blowing. Eh kung tatalakayin natin lahat yan, ngayon, eh mahaba at saka malilito kayo. So gusto ko munang ipaalam sa inyo kung ano muna yung madadali. Yung cold blowing muna, tapos hot blowing at yung quenching, yung pagsusubo. Kasi yung hot blowing at saka quenching ay halos magkaparehas, nakakatalo lang sa temperatura. So, umpisahan po natin sa cold blowing. Meron ako ditong ginawang meron ako ditong ito. Papakita ko na sa inyo. Dito na tayo mag-aralan sa. So, ito ngayon ang ating i-blow sa pamamagitan ng cold blowing. Inuulit ko po, ang cold blowing ay hindi advisable sa mga malalaking materialis kamukha ng buong baril. Hindi ko ito hindi ko recommend. Pero kuminta ko lang ito sa mga pyesa at sa mga pag-retouch. Sapagkat ito po ay hindi naman siya matibay. Sapagkat ang ginagamit lamang po dito ay ito. Super glue. At ito po ay napakadaling apply. Mabibili po ninyo ito sa mga gun store. At papakita ko po sa inyo kung paano ito. Magkukuha lang kayo ng bulak. At gagawa kayo ng parang malaking, kung meron kayong maliit na, kailangan malinis. Kung meron kayong maliit na brush, paint brush, o pwede rin. Na kailangan po tayo, kasi chemical yan. At saka, para walang fingerprint na lalabas. Kaya na yung chemical. So, gagawa tayo ng parang pang swab. Ito ay cotton lang, cotton. So, pwede kayong gumamit ng brush. So, kinakailangan malinis yung inyong i-blow. Malinis, walang langis. Ito, hindi ko na pinakita yung paglilinis dahil napaka ano naman yun eh. Napaka basic naman yun eh. Liha. Number one, liha. Tapos kung may langis, sabunin ninyo. Alcohol, degreaser. Yan. So, ito ay huwag ninyong idedirekta dyan at huwag kayong magsasawsaw ng materialis dito sa loob nito. Makukontamin na. Mawawala yung ano niya, bisan niya. So, maglalagay tayo sa bulak. Dito. So, ay madali lang gawin eh. So, maglalagay tayo sa bulak. Papatuluan natin yung bulak. Pagkatapos ay i-apply lang natin. Gaganon lang natin yan. At makikita kaagad natin na siya ay umitim. Pero mapapansin po natin ito, hindi pantay ang pag-itim niya. Ito ang nagiging problema nito. So, okay. Actually, may ano naman yan, may instruction naman ng paggagamit niyan. So, ganun lang. Diba nyo? At siya ay umitim na. Pero, mapapansin natin siya,
hindi pa, kung hindi pa kayo satisfied, eh, hugasan ninyo yan after 1 minute lang. So, intay tayo ng 1 minute. Hugasan natin ito. At apply at natin, apply ulit natin hanggang 2 to 3. At kung hindi pa, eh, pwede pa natin applyan. Ingatan lang natin na malagyan siya ng oil, langis. So, ito ay ina-advise ko sa mga parts. Kamukha ng mga trigger, hammer, yung mga safety lever, slide stop, pwede ito. Pero kung gusto, pwede rin, kung gusto ninyo, subukan yung baril ninyo sa buong baril ninyo, halimbawa ay buong 38, buong 45, eh matyaga lang, maganda dapat ang inyong paglilinis. Pantay na pantay ang paglilinis ninyo. At walang walang langis, malinis. At kung mas pagkintab, lalo paganda. So pupunta tayo doon sa lababo. Yan ang lababo ko. Sa tayong cameraman eh. At ano natin na running water? So, ang ginawa natin ay inano lang natin ng running water. Ilinis natin. At hindi, kung hindi pa tayo kumbinsido o hindi pa tayo nagagandahan sa ano, hindi pa tayo nagagandahan sa kanyang kulay, kanyang pagbublo, eh ulitin natin. Kung maaari, yung ginamit natin na bulak, ay papalitan na natin ng mas malinis, panibago. Huwag na natin gamitin uli yun, kasi yun ay mahina na yun eh. Nakontamina na yun. So, gagawa ulit tayo ng ano, parang malaking disundage lang. Kunin yung gamitin sa inyong tainga, malaki yan. So, ganun uli. Step 1 uli. Ang step 1 po ay yung paglilinis. Napaka-basic naman ang paglilinis. Kung ipapakita ko pa sa inyo, liha lang. Basta importante, makintab yung bakal. Ano po? Wala siyang langis. Malinis siya. Yan, padublihan natin. At makikita na natin na yan. Pero ito po ay hindi ako nagagandahan sa ano nito, sa finishing niya, sa totoo lang. Maganda pa rin talaga yung short blowing. Yung short blowing ay papakita ko pa rin sa inyo kung paano paggawa niyan. Pero hindi muna ngayon. Dahil gusto ko munang matutunan ninyo yung mga madadaling pamamaraan. Kung pupunta agad tayo sa mga mahihirap, eh baka malito kayo at mahirapan din. So ito, patutuyin lang uli natin ng mga 1 minute. Yan. Makikita ninyo na hindi masyadong magandang kulay niya. Hindi siya kasing ganda talaga nung kung ganda ang ating pag-uusapan. Eh talagang hindi siya kasing ganda nung salt blowing. At ikukumpara natin ito mamaya sa hot blowing. Sa totoo lang, mas gusto ko ang hot blowing, pero ito ay may kaunting epekto sa metal.
Kaso ayan na siya. Aintayin natin 1 minute. Okay, aintayin natin. Ayan, nag 1 minute na. At atin na siyang ilagay sa patuluan lang natin. Rinse water. Running water. Okay. Actually ito, eh ganun din naman eh. Kung kayo ay hindi pa rin nagagandahan, ulitin uli ninyo. Tuyuin ninyo ng tissue, ulitin ninyo. Yan. Hanggang sa makuha na ninyo yung ganda niya. Actually yan. Okay. So, nilagyan ko ulit. Sitasahin muna natin yan. Ano naman ang hot blue wing? Ito naman, meron pa tayong isang ano dito. Gagamitan natin ng hot blue wing siya. So, pagka hindi pa kayo ano, satisfied dun sa one minute, matagal-tagalin natin para, ayan o, medyo nag-ano siya, nag-improve yung kulay niya. Okay. So, habang pinapatingkad natin ang kulay niya, pakita ko naman sa inyo yung tinatawag natin na hot blue wing. Ang hot blowing po, siyempre, mainit. Kaya nga hot eh. Okay? Kinakailangan natin ng langis. Ang langis. Okay, nandito may langis tayo. Kailangan natin yan yung langis. Ayan yung ating langis. Kinakailangan natin itong initin. Pwede tayong gumamit ng butane. At, sandali lang, wala akong lighter dito. Kukunin ko muna yung lighter ko. Okay. Ito, kumuha tayo ng lighter, ng ano, at makikita ninyo na ito na yung ating ginamitan ng cold brew. At tapusin muna natin itong ating cold brew. Ito ay pwede na natin uling hugasan sa tubig. Hugasan natin ito sa tubig. Doon sa ating lababo. Ano po? Ito na yung
ating tutuyin lang natin siya. Pag natuyo siya, pwede na natin siyang itubog sa langis. O pwedeng mainit na langis kung ayaw natin nakalawangin. Pwede tayong medyo mainit na langis. So, lalagay natin siya sa isang tissue para siya ay madrain. Kaya muna natin siya madrain. Okay? So, punta na tayo sa hot gluing. Inulit ko, pwede tayong gumamit ng butane. Basta, ang ginagamit dito ay blue flame. So, pwede sa gasol. Basta blue flame at saka pantay ang init niya. So, ganito. Ang gagamitin ko sa ngayon, acetylene. Gas. Okay, itong gagamitin ko. Nulit ko, pwede kayong gumamit nitong butane. Pero mas gusto ko itong gamitin. Kasi mas gusto kong makontrol ito eh. Yan, ganyan ang blue flame gagamitin natin. Pagkatapos ay iinitin natin siya. Ngayon na. At titingnan natin ang init niya. Kinakailangan marunong tayo kumarkula. Huwag masyadong mainit. Hindi man masyado. Kinakailangan siya yung tama lamang na tama lamang siya na pumutula. At kinakailangan na ipantay ang init niya. Ayan. O, makita natin na nagbago ang kulay niya. Ayan o. Pag maganda na yung pagkakablo niya, ayun, nagdumihan siya. Dapat hindi siya nagdumihan. Pantay yung nagdumihan siya. Okay. Ito ay nakakapagpabago ng tigas ng bakal. Itong ganitong procedure. Pero matibay ito dahil yung bakal niya hanggang kalubluuban ay parang pagkatapos nito ay lulubog natin ito sa lulubog natin ito ngayon sa langis. Kinakailangan na itansyado natin ang init nito. Kasi pag ito'y sumobrang init, nagkakaroon siya ng natutuklap siya. Nagtutuklap-tuklap siya. So, ikukumpara natin ngayon ito dito. Pwede natin na siyang palamigin siya dyan. Ito po ay kailangan din natin ng practice.
para makuha natin yung tamang temperatura o init ng bakal. Kasi pag sobrang init nito ay hindi rin maganda. So, ito na yung sarap muna natin yung punta. Punasan natin. So, nakita ninyo, nagkamiron siya dito ng dumi. Kailangan hindi siya makukontamina ng dumi. Ito yung hot gluing. Ito ay dapat ay ma-practice din ninyo yung tamang init ng bakal. Para makuha ninyo yung pantay na ano. At ito ay na ito ay hindi advisable sa may mga spring. Lalambot ang spring ninyo. And dito advisable sa sobrang yung sobrang init madidistimpla ang bakal ninyo. Pero ito ay titigas ang bakal ninyo pag inilubog ninyo sa langis ng mainit pa. Ang tawag dun ay quenching subo. So ito naman yung ano. So, kumpara natin na. So, ito yung kena natin sa maliwanag. Yan. Ito yung hot blowing at ito yung cold blowing. So, ganun lamang ang cold blowing. Practice lamang ito. Sa unang ito ay ginagawa ko lamang sa mga pyesa ha. Ang mga body ng baril, mga frame ng baril ay talagang sa ginagawa ko sa salt blowing. 'Yun talaga ang ano, 'yun talaga ang traditional na pagbublo. Ito sa mga pyesa ko ginagawa dahil ito ay kung kinakailangan mong patigasin yung pyesa, yung tinatawag natin na subuhan, pareho ang procedure. Papakita ko naman sa inyo yung quenching. Yun yung pagsusubo. Ano po? At tingnan natin ang diferensya kung ano yung pagsusubo naman na tinatawag. Lagay muna natin to dito. Ito, meron naman tayo dito ng isang pyesa. Laking black ito ng bereta. Lalagay natin sa dyan. At susubuhan natin. Ngayon, kayo na ang bahalang magsabi kung ano ang diferensya ng quenching o yung pagsusubo at saka yung cold blowing. Actually, sa temperatura lang siya nagkakatalo eh. So, ganun din siya. Initin din natin siya. Kailangan hindi biglang ano niya. Hindi biglang init niya. Yan. Actually, kung quenching lang ang kailangan, mas maganda yung hindi siya yan o ganyan. Maganda na yan. Yan, pwede na sa quenching yan. Pwede na. Yung ganyang kulay o. Okay? Pero gagamitan natin ito ng ito, patitigasin natin ito. Dahil ito yung ginawa natin. So, yan. Medyo mapula-pula na siya. Parang nagkukulay balat na. Okay yan. At ito na ang quenching na siya.
Ito yung pagsusubo. Yung kung may pisa tayo na gusto nating patigasin o gawin nating actually sa mga knife, ganyan din eh. Ganyan din ang ginagawa. Practice lang. Lahat naman ng bagay, mga ka-shooter, ay ginagamitan natin ng practice. So, ito na yung sa akin, walang pagkakaiba ang quenching sa hot blowing. Mas maganda pa nga ito eh. Oh. Maganda. Oh. Maganda ang ano niya. Maganda ang naging resulta niya. So, mga ka-shooter, yung mga bago pa sa akin channel, marami pa akong pwedeng ituro sa inyo. Ang tinuturo ko lang muna ay yung mga madadali. Huwag agad tayong pumunta doon sa mga mahirap. Yung short blowing, yun ang medyo mahirap. Maraming proseso yun. Maraming procedure. Pero yun talagang magandang pagbublow. Itong pinakita ko lang sa inyo, eh, partial yan. Para, di ba, yung inyong hammer, gastado na, di ba? Yung inyong trigger ay gastado na. Pumuputi na. Eh, pag nablo yan, less, mas mahirap kapitan ng kalawang. Ano? Yung inyong shape ay kalawangin na. Slide stop ninyo yung kalawangin na. Yung, ano, linisan ninyo. Liha. Steel wool, liha. Saka, yung tinuro ko sa inyo, pag-testing kayo. Kung wala kayong acetylene welding, ito, beauty. Gasol po pwede rin. Basta blue flame. So, mga ka-shooter, kung kayo ay bago sa aking YouTube channel at gusto ninyong matuto ng gunsmithing, eh, ito na ang panahon para mag-subscribe kayo dahil sa Pilipinas ay walang gunsmithing school. At ako ay hilig ko talaga magturo dahil ako ay nagturo din sa technical school ng auto diesel mechanic. Kaya marunong akong magkukulikulikot. Mechanic ko rin tayo. Sa mga kaibigan ninyo na mahilig sa baril, eh, share ninyo. Hindi lahat ng pagkakataon na yun, oh, sorry sa mga gasmita, yung mga madadali, ibigay na natin sa mga shooter. DIY na yan. Do it yourself na. Para hindi na kayo masyadong magastusan. Mag-umpisa kayo sa mga baril ninyo, huwag muna kayong kumuha ng... Ako, talagang winasakwasak ko muna yung aking 1911 bago ako naging gunsmith. Talagang sinira-sira ko na. Pagkatapos kong masira, binuo ko. Yung aking mga kaibigan eh, nagtaka, bakit ko nilagari yung receiver? Eh, single yun, single stock, yung standard. Ginawa kong high cap. Kaya naman ang Diyos eh. Nagtagumpay ako, lakas loob. Sabi ko, ito na ang pagkakataon. Baril ko naman yan. Pero mag-ingat kayo. At pag-aralan din muna ninyo, mag-trial and error kayo. Kamukha nito, kung kayo gagawa nito, huwag agad yung pyesa kakagad. Kumuha muna kayo ng isang material na bakal. Huwag kakagad yung pyesa ninyong gawin ninyo. Baka sumimplang. Hindi ko naman sinasabi na mapiperfect agad ninyo yan eh. Kaya ako nga, sumisimplang din yan eh. Ano? Makikita ninyo, kulang pa sa linis. Anong nangyari? Kamukha nun, pinakita ko sa inyo, may dumi. Nag-ibang kulay. O, kakameron siya ng kabang-kabang. So, yun lang ang mapapayo ko sa inyo. Practice lang kung talagang mahilig kayo. Malay ninyo, mapagaya kayo sa akin na maging gasmit din kayo. Wala naman nagturo sa akin yan. Talagang kung talagang mahilig kayo, eh, matututunan ninyo. Walang imposible kung talagang gusto ninyong matuto. At hindi, wala sa panaginip ko, wala sa hinagap ko na ako ay magiging gasmit. Dahil ang profession ko talaga, inuulit ko, ay masinsyap ang aking negosyo. Pero sa gasmiting, nakaupo ka lang, konti-konti lang ang ano,
konting kulikulikot lang. Sabi mo lang sa balikan mo na lang ha. Huwag kayong magpapakita ng ano, pagagawa sa mga customer. Dahil sabi, customer, dali-dali pala niya. Sinigil mo ako ng 2,000. Hindi naman yun ang dali. Yung natutunan ninyo. Kaya yung natutunan ninyo sa akin, yan ay sa inyo na. Hindi ako nagdadamot. So, marami pa akong ituturo sa inyo. Subscribe my YouTube channel, Pinoy Gunsmith. May slogan na, I did it my way. Ito po si Elmer Piloin. Taga Pinamalayan Oriental Mindoro. Shout out sa aking mga kapitbahay, sa aking pamilya. O shout out sa aking anak na magdiriwang ng karawan, sa aking si Richmer. Love you na. Ingat ka. Mahal ka ni daddy mo. So, ganon tayo mga ka-shooter. Huwag tayong madamot sa ating nalalaman. At kung tayo naman ay natuto rin, magturo din tayo sa mga dapat natin turuan. Maraming salamat sa inyo. Papaalam na ang inyong Pinoy Gunsmith nandito sa Kuwait. Salamat po.